to resume using your phone, you need to perform a factory reset. So ngayon, yung problem natin is, naayos ni Kuya Manuel. Hindi po yung car setting. Iba yung lumalabas. Yan guys, after natin ma-reset ito, na-reset natin, yung tayo lang gumawa. Ngayon, ang naging problem doon natin is, sabi ni Kuya Manuel, is yung calibration doon natin. What's up mga idol? This is Teo PH once again and welcome to another episode of our vlog mga idol. For today's video ay i-share ko po sa inyo itong gamit nating Astral Android head unit, kung worth it nga ba siya with its price of 7,999 or 8,000 mga idol, piso na lang po lang ay 8,000 na po. So yan mga idol, sa lahat mga nagtatanong dyan sa comment section kung matibay nga ba or maganda nga ba talaga ang Android head unit. Ayan guys, let me share to you my personal experience dito sa ating Android head unit na ginagamit for almost 9 months mga idol. Yan, kung matatandaan nyo ay nag-upload po tayo ng video na nagpakabit po tayo doon sa kanilang main branch doon sa San Juan, Manila. And hanggang ngayon, ito yung ginagamit natin. So, ito na nga mga idol. Meron akong problema dito sa aking head unit after 9 months na ginagamit. So, hopefully, ma-address itong problema. Kung hindi, nadalhin natin sa kanilang shop, doon sa kanilang main branch, doon sa may San Juan, Manila. And sana maayos to kasi sayang din naman. Almost 1 year pala nagamit. Yun mga idol, if interesado ka sa video na to, please watch, stay tuned. Let's go! So, eto na nga mga idol. Eto nangyari sa aking Android head unit. Sobrang tagal niya mag-boot up. Ayan, oh, inabot po ako ng siyam-siyam yan sa pag-boot up. Tapos may lumabas, encryption unsuccessful. Ayan, yan naging problema ko mga lodi. Yan mga idol, ang sabi niya, encryption was interrupted and can't complete. As a result, the data of your phone is no longer accessible. Ayan, sabi niya, to resume your phone, you need to perform a factory reset. So, paano natin siya marireset? May nakalagay dito, reset car. Ayan, mabasa niyo, reset car. Pero, pag pinindot natin yan, wala pong mangyayari, wala pong nangyayari. Ayan. Hindi ko napipindot yung mga anything dito sa screen, sa touch screen. So, yan mga idol, ngayon ay i-reset na po natin yung ating Astral Android head unit. So, yung reset button pala ay matatagpuan mo sa upper left corner of the head unit. Ito, ipofocus ko. Ito mga lodi, yan, may makita nyo. Yan, may reset. Yan, reset. Yan, yung reset na yan. So, may merong maliit na butas yan. Yan, may maliit na butas yan. Yung reset na yan. Pipindutin nyo lang po yan na anything na matulis like karayom or yung ginagamit natin sa cellphone, and then that's it, mag-boot up na po yan. Yan guys, na factory reset na po namin, reset namin, pinindot po namin yung button dito sa may upper left side, may pin dyan, pipindutin mo lang, tapos nag-factory reset na siya, nag-reboot. Tapos ngayon, ito na, nandito tayo ngayon para i-set, reset natin yung factory setting. Yan, punta tayo sa car setting. Yan, ito yung sakit ng Astral, yung late response, yung kanyang touchscreen. Yan. Hindi ko alam kung na-experience to sa ibang Astral na users. Ito po yung napapansin kong una na very late response sa touchscreen niya. Ayan, tapos kung ano yung pinipindot mo, iba yung lumalabas. Pag pinindot mo yung car setting, iba yung lumalabas. Ayan. Ano nangyayari dito? So, pag hindi natin naayos ngayon, nagaling natin doon sa mismong Astral para sila yung mag-check itong unit na to. Kasi sayang, under warranty pa to. So, ayan guys. Nandito na tayo sa Astral main branch nito sa Green Hills. And ngayon, as of 9:32 AM, sobrang dami na ng tao dito. Ayun, hindi ko alam kung ma-entertain pa tayo ngayon para magawa sana yung ating head unit. Lahat ng tao dito sobrang busy na. So this is one way to test yung after sales nila na hindi lang puro benta, at dapat ma-address din yung ibang mga problem ng mga customer nila na nagpunta dito. Alam ko hindi lang ako yung unang customer na nagpunta dito.
regarding sa mga back job, kasi nagpakabit ako dito, may mga nakita din akong mga bumalik dito. So hopefully, tingnan natin yung magawa nila. Yan mga guys, na-explain na natin dun sa staff dito yung nangyari sa head unit natin, and mag-antay na lang po tayo ng installer para ma-check yung ating unit. Ito na nga mga idol, finally ay nakita ko na si Kuya Manuel, kung naaalala nyo. Siya din yung nagkabit ng ating Astral head unit doon sa ating nakaraang video. So yung problem natin ay in-explain po sa atin ni Kuya Manuel is tama naman yung ginawa natin. Pag lumabas daw yung ganung problem, yung encryption unsuccessful, ay kailangan mo lang i-perform yung factory reset. So paano is kailangan mong pindutin yung reset button na matatagpuan sa upper left portion of the head unit. So yan mga idol, ang problema lang natin is after natin ma-reset is nawala talaga sa calibration yung ating head unit. And meron ding mga apps na nawawala pag nagka-factory reset ka. So kailangan ding i-install uli yung mga ibang apps na yon. So ito na mga idol ay sinalpakan na ni Kuya ng USB para ma-install yung mga ibang apps na nawala dun sa ating naging problem. So next pala guys ay ipapakita sa atin ni Kuya Manuel kung paano i-calibrate yung ating touch screen after natin siya ma-factory reset. So first step is ilalagay mo lang yung 5 fingers mo dyan sa screen, and then may lalabas na mga arrow. So sundan mo lang siya. So very simple, then okay. And then kung ano yung nasa screen, sundan mo lang uli. Like home, power, yung mga button na yan ay susundan mo lang hanggang sa makarating ka sa pinakadulo. And that's it. Very very simple lang yung procedure. So ayan, calibrated na yung touch screen mo, and all was restored to the original condition. But wait, one more problem mga idol. Nung nag-reverse kami, eto, wala kang makikitang camera view dito sa ating head unit. Kaya eto, chinek ni Kuya yung mga settings dito sa ating Android head unit, and eto na nga, sobrang bilis niya, di ko masundan kung ano yung mga pinapasok niya mga settings dito sa ating head unit. Kitang kita natin na kabisadong kabisado nila yung mga setting na pinapasok nila dito sa ating head unit. And then yun na nga, finally ay sabi ni Kuya ay checkin daw niya yung ating reverse camera. Kaya wala na patumpik-tumpik pa, ito na nga, binaklas na nga ni Kuya yung pinaka-cover para matanggal niya yung ating old reverse camera, and then papalitan niya ng trial unit, and then check natin kung gumagana siya or hindi. So far sabi ni Kuya, marami na daw silang na-experience na ganito, na talagang mabilis bumigay yung mga kasama ng mga reverse camera kasi hindi ganun kaganda yung quality. Kaya advice niya sa atin, pag nagpakabit tayo nito, mas maganda kung bumili tayo ng bukod na reverse camera, which is very very good na quality, at yun yung ipapakabit natin pag nag-install na sila. So ito na nga mga idol, nakabitan na ni Kuya ng trial unit na reverse camera, and then chinek niya yung ating head unit. So meron ng display goods na. So it was confirmed na sira nga yung ating reverse camera unit. So ayan mga idol, finally ay nandito na ako sa bahay, and nakapark na po ako. So ngayon is i-check na lang po natin yung reverse camera since napalitan na ni Kuya Manuel. So i-double check ko lang kung gumagana pa siya. So ang gagawin natin is ayan, magre-reverse lang po tayo, and then check natin kung lalabas pa rin dito yung display. So ayan, re-reverse natin mga lodi. Reverse, and then yan, that's it. So may lobas, so good. It was confirmed na problem natin is yung ating reverse camera. So yan mga lodi, nasolve na yung problem natin. Sa lahat na mga gusto magpapalit ng Android head unit sa kanilang mga sasakyan, so make sure na mas maganda kung bibili tayo ng aftermarket na reverse camera na maganda ang quality, at during the installation yun po yung ipakabit natin sa kanila. Kasi yung mga free kasi na reverse camera is yung mga freebies is
hindi ganon kaganda yung quality. Siguro hindi ko lang alam kung sa akin lang nangyari to na nasira agad yung aking reverse camera unit, or mayroon pang iba na Android head unit users na ganon ang nangyari. So yan mga idol, tip lang po. So yan mga idol, napanood nyo na yung naging problema ng ating Astral Android head unit. And salamat at na-resolve naman yung problema natin. Sana nga mas tumagal pa tong ating ginagamit na head unit. Hindi ko lang alam kung ako lang naka-experience ng ganito or may ibang customer pa na same concern or same problem dun sa ating head unit. So yun mga idol, lesson learned para dito sa nangyari sa akin. So I think bibigyan lang ko lang kayo ng tatlong tip lang para kung gusto niyo mag-upgrade ng bagong head unit. So first tip is mag-research about sa quality at durability ng head unit. Yan mga idol, very very important yan to do some research. Ayan, may mga reviews naman, nagkalat naman sa social media yung mga reviews, and sa YouTube na rin, meron na rin. So yan, kailangan yan at para mabusisi mo yung kanyang features also, no? Talaga pinakaunang bagay na kailangan yung malaman para pag-upgrade na yung head unit. And second one mga idol is yung after sales, yung aftermarket na warranty or support. Yan, pag sinasabi natin aftermarket, so ibig sabihin nung naikabit na, maganda pa rin yung after support, kasi may mga supplier, no, pero hindi lahat. May mga supplier talaga na talagang i-text ka or i-PM ka, sir, kumusta na po yung performance ng ating unit, yung mga binibenta nila. Yan, yung mga ganyan, sobrang na-appreciate ko po yung mga ganyang bagay, kasi at least meron silang aftermarket na support. Makikita mo talaga sa sarili nila na parang concern sila dun sa ikinabit nila. So and of course, nung sinasabi natin aftermarket, kailangan medyo, syempre pagka pumunta ka doon, kailangan maasikaso ka, kasi syempre nabentahan ka na eh. 'Di ba? Dapat claims na nila 'yon kung under ka pa sa warranty period. And third one mga idol is yung customers convenience, yung access mo something. Yan, sinasabi ko mga guys, pag bumili kayo ng head unit, make sure na yung tindahan na pagbibilhan nyo is malapit lang dun sa area of vicinity nyo. Katulad ng nangyari sa akin, I'm from Laguna, tapos dumayo pa ako dun sa San Juan, Manila, para magpa-install. And then here comes na nangyari sa problem sa akin, dinayo ko pa siya. So, diba? Napaka, parang hassle naman yun, from malayo ka, tapos pumunta ka doon, ubos ang oras mo. Kaya make sure na kung pakabit ka, merong mga after sales support or yung mga may mga branches sila doon sa area nyo, para naman hindi ka maantala just in case na may mangyari or may problem kayo sa mga head units nyo mga idol. Yan mga idol, I hope nabigyan ko po kayo ng idea dito sa ating Astral Android head unit, mga tips para sa pag-upgrade ng inyong mga head unit. So maraming salamat po. Tatapusin ko na po yung ating vlog for today. And magkita-kita po tayo sa ating next episode ng ating vlog. This is Teo PH once again. Live love and ride. Peace out!